Hello guys! Welcome back to my channel. I'm here again, all about Belle. And yes, this time, share ko naman sa inyo yung aking mga binili sa Shopee. So, mag-Shopee haul tayo at the same time, magkakaroon tayo ng swatches. So, ayan, ang ginawa ko is pumunta ako direct sa Pukal Your Store sa Shopee. Then, dun ako bumili. Nakabili ako ng mga products na nakasale. Which is, eto na yung packaging. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. So, ano-ano ba itong mga pinamili ko? Ayan, nalalaglag ang aking salamin. Ang hirap pag malabo ang mata. Ayan. Ayan. So, start na tayo sa ating haul. Excited na rin akong buksan ito. Actually, guys, sobrang na-excite ako. Binuksan ko na kaagad yung pinakalabas na packaging niya. Gusto ko kasi makita kung paano nila pinak yung mga items. Kasi usually, kapag mga beauty products, dapat well-packed siya. Yung talagang maayos yung pagkakapak niya. Or else, baka makarating sa inyo yung mga items na sira-sira na. Sayang naman yung perang pinambili ninyo. Kaya, importante na bago ninyo i-accept yung binili ninyo sa online, i-open na ninyo. Ayan, pag in-accept ninyo doon sa courier, i-open na ninyo, then silipin lang ninyo kung naka-well-pack siya. Kung maayos yung pagkakapak nung binili ninyo para at least hindi magkakasisihan and hindi na rin maging hassle sa part ninyo. Kasi, syempre, kung magko-complain kayo or makikokontakin nyo pa yung seller just in case na nagkaroon ng damage yung item ninyo, hindi rin naman agad-agad ma-actionan and maghihintay pa kayo sa response ng seller. And may mga seller din kasi na minsan, which is ako, twice ko na na-experience sa Shopee na medyo hindi rin sila maayos kausap. Kaya, ang tendency is nasasayang yung effort, yung panahon sa panahon na pakikipag-usap natin sa kanila. So, to avoid yung mga ganong mga instances, so make it sure, yun, lesson learned, ang ginagawa ko, once na dumating na yung aking mga pinamili online, ino-open ko na agad yung pinaka-packaging niya, kahit yung sa first, ano lang, labas lang. Then, nung nakita ko na nga ito, yan, going back dito sa item na to, na naka-sealed naman ng maayos, then naging panatag na ako and in-accept ko na yung item. Usually, ito pa naman sa Pukalior, biniyaran ko to online kasi hindi sila nag-COD. I don't know ngayon kung may promo sila na COD, pero during the time na binili ko to is walang silang promo na COD. So, I'll be back, kukuha lang ako ng gunting. So, ayan, excited na akong buksan itong ating padala. Sobrang nakakatuwa kasi nakababol na pa siya. Ayan. Ang laman nito guys, puro mga makeup. So, sobrang nakakatuwa kasi ang Pukal Your na brand is, ang dami ko napapanood ng mga review nito na ang mura lang pero pack na pack. So, dahil na-curious ako, gusto ko personally siyang ma-experience. Kaya ako mismo yung magta-try nito. Siyempre, magkakaiba tayo ng mga skin type. Pwede kasing okay sa kanila yung effect ng formulation ng ibang product. Pwede rin naman kasing hindi maging okay. So, ako, bago ko bumili neto regularly, so, make it sure talagang gusto ko yung product neto, yung formulation ng product. So, ayan siya. Ayan, tinanggal ko na itong side. Ayan, double time. Medyo, ayan na naman si Doggy. Nag-iingay na naman siya, pero never mind. Tuloy lang natin kasi hindi natin niya mapipigilan si Doggy. Sobrang ganda ng pagkakapak. Talaga namang nakasealed. Wow, thumbs up ako dito, Pukal Your. Doon sa seller, sa pinaka Pukal Your store. Thank you so much. Talaga namang iningatan niyo yung aking mga in-order na products. And, ang kapal ng bubble wrap na nilagay nila. Ito yung mga items. Ayan. Oh, nilaglog. Wait lang. Ayan, basa pa kasi ang aking hair. And ito yung kanilang bubble wrap na ginamit. Ang laki-laki, ayan o. Ang laki, then pinupipa nila sa gitna, kaya talagang secure na secure yung mga items. Sobrang nakakatuwa, magagamit ko pa itong bubble wrap na to kapag meron ako mga pinadala or anything na kailangan kong i-secure. Ayan, meron siyang lalagyan na ganito na parang book ang style. Then, ang laman na itong box na to, according dito sa, ayan, kita nyo ba? Ayan,
Okay, yung Pukal, your 8 pieces cosmetic set daily. So, ang dati itong 1,148. Kumbaga, kung bibili mo siya ng regular prices, 1,148. Pero nabili ko lang itong isang ganito ng 637. So, ano-ano ang laman neto? Nakalagay dito, Pukal, your 8 made in China. Ayan, may naka-inbox pa yung kanilang pangalan ng Pukalur. Actually, gusto ko yung lalagyan niya kasi very elegant, very classy. And sa loob niya, pink. So, ang ganda ng combination ng color, pink and black. And sa loob niya, meron siyang, bilangin muna natin kung ilan. 1, 2, ilan naman? 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ano na ba itong, ano na to? Items na to. Meron silang powder. Ayan. I-open na natin yung kanilang powder. I like the packaging, oh. Lakas makamak. Yung kulay lang, ha. Ayan. Taktak natin. Ayaw kasi lumabas. Ayan. Ito yung hitsura ng kanyang pressed powder. Open natin siya sa loob. Ayan, meron pa siyang plastic. Tanggalin na natin. And I think yung shade naman na 02 press powder, okay naman siya sa akin. Then sa ilalim, meron siyang sponge. Ayan, wala lang siyang mirror. And try natin siya. Ayan, may mirror pala siya. Sorry, ayan, may mirror siya. So try natin i-swatch. And ayan siya. Ayan. Sobrang, tingnan natin ha. Ayan, ang ganda. Medyo powdery lang siya, pero mukhang maganda naman yung kanyang formulation. Then, ang next na laman nito packaging, itong sa eyes. I think, ano to? Eyeshadow FA-08, pero 02 ang nakalagay dito. Ayan. Medyo nude color lang yung pinili ko. Para pwede siyang pang everyday. Ay, ang ganda. Kasi sa loob netong box, ayan, nakalagay pa siya dito. Then, eto siya. Eto yung hitsura nung kanyang palette. Then, let's try to open. Okay. Eto yung kanyang mga shades. Ayan. Tanggalin natin yung ano, plastic. Ayan. Okay. Ayan yung kanyang mga shades. So, iswatch natin. Kung pigmented ba ito? Ooh! Sige, try natin ha. Wow! Uy! Next shades. Wow! Uy! Grabe! Ang ganda! Sobrang pigmented. Ayan. Lahat ko na ng shades ito try. Pak na pak. Tingin ko sa halagang 637 pesos dito sa item na to, sobrang sulit na. Kasi ayan, no? Next. Alin pa ba? Hindi ka na try. Itong silver. Oh my God. Ang ganda. Next. Oh. Powdery lang siya, pero when it comes to pigmentation, wala akong masabi. Ang ganda. Ayan o. Talagang kumukulay. Hindi siya yung sa ano lang makulay. Dito lang makulay sa palette niya, pero pagdating ng application, is hindi na kumukulay. Eto, sobrang pak na pak ang pagka-pigmented niya. So, okay. Wow. Thumbs up ako dito sa kanilang eyeshadow palette. Next is etong Baked Blush. Ang pinili kong shade is 06. Ayan. Wow! Ang lakas talagang makamak! Look! Ultralight Baked Blush. Ayan yung kanyang shades. Then, try natin siyang iswatch. Kung talagang kukulay siya. Dito naman. Wow! Uy! Gusto ko to. I think hindi ko pagsisisihan yung pagbili ko netong Pukalur na to. Kasi sobrang
pack na pack yung kanyang formulation. Next, we have Bro. Para daw sa ating bros. Yeah, let's check. Ayan. Ito yung gusto kong eyeliner, eyebrow kasi retractable siya, so mas madali siyang gamitin. Hindi ko lang alam kung madali lang tumaputol o hindi. Pero ganito kadami yung kanyang ano. Ayan, ganyan kadami yung kanyang product nito. And accordingly, ilang grams ba ito? May nakalagay ba? Walang nakalagay, pero yan, swatch na lang din natin. Dito. Ayan. Wow! Ooh! Ang ganda. Mukhang nagsusulat siya talaga. Ayan, ayos. Gusto ko to. Winner. Next, mascara. Ayan, ang ganda. Tingnan natin yung wand niya, ha? Ayan. Usually kasi kapag hindi siya ganun kalaki, gusto ko yung wand nito. Kasi may pagka-rubber siya and ang papayat or ang ninipis ng kanyang ano. Ayan, yung kanyang, may parang strand ng kanyang wand. So, mas maganda kasi i-apply yun kapag ano. Kasi medyo naghihiwalay-hiwalay yung pilik mata natin. So, hindi siya yung nag-ipon-ipon. So, para kapag kinurl natin, is hindi siya ipon-ipon na ganun. Talaga nakapilantik siya na ganun. Kapag ganito yung hitsura nung wand na ginamit natin. Based on my experience, ha. Ang pinili kong shade, number 11. And ang pangalan niya, Puzi Woozy. Wow, matte lips daw to. Ang ganda ng kulay niya. Ang lakas maka-feminine. Hindi ko akalain na ganito pala yung laman nito sa loob. And, i-check natin. Wow! Gusto ko yung amoy. May chocolate. Check natin. Oh my God! Pak na pak ang color. Although, masyado siyang ma-pink, pero yung kanyang formulation, yung amoy niya, tsaka yung pag-apply, ang ganda. Ayan. Same. Almost the same dun sa kanyang lalagyan. So, makatotohanan. Next. Ang kanilang intense eyeliner. Ayan yung kanyang lalagyan. Ang ganda talaga ng kanilang lalagyan. Ng kanilang packaging. Wow! Gusto ko yung ganito ka-pointed na ano. Ayan. Yan, tapat natin dito sa white background. Gusto ko yung ganito ka-pointed na eyeliner kasi mas madali ko siyang naaayos sa aking eyes. So, tingnan naman natin kung gano'n siya kaganda. Wow! Pak na pak. Nag-smudge ka kaya? So, let's see kung mag-smudge to. So, maggagawa ako ng separate na makeup video using itong lahat lang ng Pocallier na cosmetic. So, tingnan natin kung gaano siya katagal. So, ito naman, matte lip crayon. So, parang lipstick din. Ay, wow! Ang ganda ng packaging. Ay, wow! Ayun lang. Parang amoy Crayola talaga siya. Mahilig ako mangolekta ng mga lipstick and very after ako pagdating sa scent ng lipstick kasi kapag ina-apply ko siya sa lips ko, then nalalasahan ko siya kung ano yung amoy ng lipstick. Parang yun na din yung natitikman ko, nalalasahan ko. So, kapag katulad nito, parang amoy Crayola siya. So, I don't know kung tatagal sa akin yung or matotolerate kong gamitin yung ganitong amoy. So, check na lang natin yung sa amoy, medyo hindi ka type yung amoy. Amoy Crayola talaga siya. So, yung kanya namang pigmentation. Ayan. Okay. Pak na pak naman yung formulation niya. And talaga naman, pag in-apply mo naman, isang applyan mo lang is makukuha niya na kaagad yung color na netong actual na product. Ayan. So, matte daw to, pero ayan. Ayan siya. Medyo nagtatransfer lang siya. And balikan natin yung kanilang lip, yung kanilang matte na lipstick, liquid lipstick.
ano siya, ayan o, hindi siya nag-smudge. So, maganda siya, nagda-dry siya. So, para yung kanyang formulation, parang katulad din nung liquid lipstick ng Vice, tsaka ng Maybelline. So, ito yung laman ng isang pack na ganito, na worth 637. And meron pa akong binili na Pro Matte and Electric Pro or Shallow Palette. Ito yon. Ayan. So, buksan lang din natin. So, ayan siya. So, open natin. Tingnan natin kung ano yung tsura ng loob nito. Ayan. Meron din siyang, ayan, sa loob meron pa siyang another packaging. And, ito yung itsura niya. Ayan. Gusto ko yung packaging nila. Let's see. Wow. Ito yung kanilang loob. Ayan. Ayan. Pag in-open, ganito ang itsura niya. Ito parang magnet to. Ayan, magnet. Then, ito yung kanya mga shades. So. Ayan. Pocolor 20 Colors Matte Eyeshadow. Nabili ko lang siya ng 330 pesos. Ito. Okay, swatch na natin. Total swatch lang naman. Tingin ko naman, mag-try lang tayo neta. Ayan. Ayan, ito. Ayan, nag-transfer siya kaagad. Ito. Okay. So, tingin ko naman, isa pa. Ito naman. Itong kanilang gem. Ayan. Ayan. Tingin ko naman, dahil nakapag-swatch na tayo kanina ng kanilang palette, lahat ng palette nila is pack na pack ang pigmentation. So, no question na pagdating sa pigmentation ng kanilang mga palette, talaga namang worth it naman yung pera na ipambibili natin dito. Ayan. So, and meron tayo dito ng loose powder 02. I think yung 02 sa kanila, yun yung skin tone na shoot sa akin. Ay, ang cute niya, oh. 02. I think naman yung kanyang shade is bagay siya sa aking skin tone. Ayan, next. Tapos, ito yung brush niya. Tingnan natin. Medyo malambot naman yung kanyang brush. So, itatry ko na lang siya siguro. Hindi ko alam kung para saan tong brush na to, kung powder ba to. Kasi medyo may pagka-angle yung kanyang brush. Then, next. So, ito 316 itong tatlo na to. Then, meron pa din akong binili na another loose powder na 01. Itong loose powder na to, ang amount na ito is... Actually, kaya ako bumili na itong loose powder na to na 01 kasi nag-worry ako na baka yung 02 is masyadong dark sa akin. Yung pala, parang sakto lang naman. So, ang bili ko dito sa loose powder na to is 94 pesos. So, 01 ang binili ko. Ito yung pinaka maputi na nakita ko dun sa picture niya sa Pocolor. Ayan, 01. Open natin. Tingnan natin. Oh my God! Sobrang puti. Para na siyang powder. Para na siyang Johnson. Ayan, oh. Sobrang puti. Hindi ko alam kung magagamit ka to. So, ang perfect talaga, if kayo, bibili din kayo ng Pocolor na foundation, mas maganda, ang bilihin nyo yung 02. Tingin ko, bagay to sa atin. Next, may binili din ako nitong blush and highlighter palette. Ayan, 026. Ang amount nito is 131 pesos. So, check natin kung ano yung tsura ng highlighter nila. Ganun pa din yung packaging nila. Sa loob, meron pa din another. And, wow, I like the packaging. I love the color. Talaga namang ang lakas nitong makamak yung hitsura niya. Pero iniba lang nila ng konti yung angle ng kanilang packaging. And there we go. Ito yung kanilang mga shades. And I like lahat ng color. Ito. Check natin. Ayan. Ayan. Pack na pack ang kanyang color. Next highlighter. Ito naman. Check natin. Wow. Wala akong masabi. And ito, parang maganda to pang contour kasi hindi siya shimmery. Wow. Sobrang pigmented. So, sa halagang 131 pesos, meron na tayong highlighter, meron na tayong pang contour. And I think yung isa, pwede rin natin siyang gamitin na pang blush. Okay. Thumbs up ako dito sa kanilang highlighter and blush. So, 131 pesos lang ito. And next, meron pa akong biniling ganito. Ayan. Ang price neto is, ano ba to? And 55 pesos lang to. Sige, buksan natin. Ayan. Oh my God.
para lang pala siyang ano, sample yung itsura niya. So wala siyang lalagyan. So dalawa binili kong ganito, 55, pero I love the color. Ayan oh. Gusto ko kasi yung mga ganito, yung mga coral color. Kasi perfect na perfect siya sa summer and of course, perfect na perfect siya. Ayan, kahit saan, emitin. Ayan. Ingat lang minsan sa pag-apply. And, for me, okay na okay tong nabili ko na blush nila. 55 pesos lang naman. Although, wala siyang sariling lalagyan. Para lang siya nakalagay sa refill na pack. Ayan. So, that's it. Ito lahat yung aking mga nabili. Sa, ayan, ang dami-dami. Nakakatawa. Ayan. Ayan, ito pa. Meron pa doon. Ayan ito. Ayan, ito lahat yung aking nabili sa Bocalior. Nakakatuwa. Sobrang dami nila. Ayan. Ang total lahat na nagastos ko dito, sobrang daming ano na to, products na to, is, ang total lang niya is 1,479. Ito ko. 1,479, sobrang daming products ko nang nabili kasi yung iba dito is naka-promo, naka-sale. So, yan talaga yung usual na inaabangan ko. Alright guys, thank you so much for your time sa panonood ng aking channel. Thank you so much for dropping by. I really appreciate it. And yes, for those new to my channel, please don't forget to hit the like and subscribe button. And kung gusto nyo naman ma-notify every time na may bago akong upload, just click the bell button. Kung meron po kayong comment, suggestion, or anything that you want me to feature in my channel, just leave your message down below. Thank you so much guys for watching and I hope to see you on my next video. Bye!